welcome again to Binanel's Journey. So, pag-uusapan po natin ngayon kung bakit na denied ang aking flight papunta ng Hong Kong. So, ito po ang topic natin ngayon. Sana makatulong ang video na to sa mga ka-OFW ko na pupunta ng Hong Kong. So, ganito po ang nangyari sa akin. Ang flight ko sana is June 2, 8:15 ng gabi. Pero nung mag-check-in na ako, mga around mga 3:45 na, ayun, na-denied ang flight ko dahil ang ginamit kong swab is yung rapid antigen. So, hindi pala ino-honor ng NAIA Airport at Hong Kong Airport yung rapid antigen na swab. So, yun po ang dahilan kung bakit na-denied ang aking flight. So, paalala sa mga ka-OFW na papunta ng Hong Kong, huwag na huwag kayong gagamit ng rapid antigen na pa-swab dahil hindi kayo makakasakay. So, yun ang nangyari sa akin noong June 2. At syempre, alam nyo naman pag ganun ang sitwasyon, pag nasa airport ka na, ay, hindi mo na alam ang gagawin mo, may stress ka, tapos, ayun, dahil sa isang pagkakamali lang, hindi ka nakasakay, na-miss mo yung flight mo, tapos ang ginawa ko, syempre, tinanong ko yung attendant kung anong magandang gagawin, sabi niya, i-rebook daw ang ticket, tapos, sabi ko, hindi naman basta-basta magre-rebook ng ticket kasi syempre may quarantine pa ako sa Hong Kong, kailangan din i-reschedule din yon. So, ang ginawa ko, ayun, minisis ko si amo ko, ganito, hindi ako nakasakay. Tapos, syempre, hindi siya nasiyahan, syempre, nagalit dahil sabi niya, anong nangyari? Kaya sabi ko, pinaliwanag ko naman sa kanya at ano, syempre, medyo kumalma siya at naintindahan naman. So, ang good news ngayon is, nakabili uli siya ng ticket ko at sana hindi na magkakaproblema. Sa July 1 na po ang alis ko uli at sana hindi magkakaproblema. So, alam nyo, mayroon din akong nakasabay ng mga kapwa nating ka-OFW nung nandun ako sa airport. Ganun din ang case nila. Ang ginamit din is antigen. So, hindi rin sila nakasakay. Nagpunta rin sila doon sa ano, sa paswap. Kasi alam niyo doon sa ano, sa airport, mayroong ano doon, mayroong paswap doon. Ano ba yung pangalan? Yung park and fly doon sa malapit sa Terminal 4. Philippine, ano ba yun? Heart Center yata yung pangalan. Basta malapit lang doon. Magtataksi ka lang, sasabihin mo yung park and fly, alam na nila yon. So, ayun, maraming cases pala na ano, nagpupunta doon dahil ang ginamit nila is yung mga antigen at hindi rin sila nakasakay. So, yun ang ano, yun ang dahilan. So, ayan, paalala po sa mga ka-OFW ko na babalik ng Hong Kong, wag na wag kayong gagamit ng rapid antigen na swab dahil hindi kayo makakaalis, hindi kayo makakalipad, madi-denied ang flight nyo, katulad yung nangyari sa akin. So, sana po makatulong ang video na ito para hindi kayo magaya sa akin. Siyempre, alam nyo naman pag nandun na kayo sa airport, siyempre, ready na ready, tapos ganun ang mangyayari. Siyempre, may stress kayo, katulad nangyari sa akin, babalik-balik ako sa ano, sa airport, taxi doon, sabi ng amo ko, kausabin ko yung attendant, ganito, ganito, humingi ka ng permiso, bakit na-denied ang flight, ganun, pero syempre sabi naman ng attendant, ang dahilan kung bakit na-denied, yun nga yung rapid antigen kasi ang ginamit ko, so hindi po pala pwede yun sa Hong Kong. Alam nyo naman ang Hong Kong, stricto kasi sa ibang bansa, like Hawaii, pwede. Kasi yung mga umaalis naman dito sa Ilocos, kasi yun ang ginagamit nila. At wala namang problema, nakaalis naman. Pero sa Hong Kong pala, is hindi pwede ang rapid antigen. So, ang pwede lang is yung RT-PCR na swab. So, ayun. So, lesson learned po tayo. So, sana makatulong ang video na ito sa mga
OFW na babalik ng Hong Kong na huwag kayong gagamit ng rapid antigen na swab. So, ayan lang po ang ibabahagi natin ngayon at sana makatulong ito ng konti at maraming salamat. So, nandito uli ako sa sa amin, sa Santa Maria, Ilocos Sur. Nandito po ako sa Teres at yung sinampay ko, nandun pa ako kukunin po mamaya. So, have a nice day everyone. Sana po makatulong ito ng konti sa mga kapakuka OFW. Thank you so much for watching. See you again on the next video. Bye-bye. Have a nice day.